So, hello mga kalubak, welcome back sa YouTube channel. So, ngayon, nandito tayo sa loob ng kwarto namin kasi nga, dito na naman tayo maglilinis. So, kung sino nakakita doon sa part 1, yun yung naglinis kami doon sa, naglinis ako doon sa baba lahat. Talagang general cleaning ang ginawa ko, talagang backlash overload. So, ngayon naman, dito tayo sa taas. So, pakita ko sa inyo kung pangit na talaga labakbak yan, bakbak na siya. May kunting bakbak lang yan siya dyan. Skin coat kasi nagbakbak din. Ginutkot ng ginutkot ni yan eh. Kip-kip. Yun yun. Yan. So, gawa natin ang solusyon niyan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Then, maglilinis din ako ng closet namin na napakagulo na. Yan, nakagulo na talaga. Yan. Yan. Dalawang buwan yan. Walang linis yan. So, tara. Tara, tara. Samahan niyo akong maglinis. So, tara. Andyan yung mga makukulit kong baby. Makikigulo natin. So, tara. Samahan niyo ako maglinis mga kalabang. Tari! So, dito mga kalubak, naisipan ko na lang siyang lagyan muna ng mga chart kasi nga ayaw pa muna ni Mr. Pinturahan ulit kasi nga hanggat maligat pa yung mga baby namin. Hindi muna daw siya mag-grate at magpintura. So, inabuti ko na lang lagyan muna ng mga chart para may matutunan din yung mga anak ko. Ayan, tulungan kami sa trabaho ni Kuya Kyle at saka ni Ate Val. Habang nangungulit yung dalawang maliliit. So, struggle is real talaga mga kalubak. Mga kalubak, no? So, sa mga nakaka-relate dyan, shout out to you, mga mamshi, na tulad ko, hands on mom of 4. So, ayan, dito naman tayo sa closet namin, no? So, 2 months yan, hindi namin nalinis. Ayan. Ito palang closet namin, mga kalubak, no? Gawa lang ng aking mister. Ayan, carpentero na, electrician pa, tubero, lahat-lahat. Welder, lahat, alos. Ano, inalam na lahat ng asawa ko. So, ayan, sa mga gusto magpagawa dyan, baka naman. Sabay ganun, no? So, ayan, katuwang ko yung aking stepdaughter sa pagbalik, no? At saka paglinis na rin. Kasi nga, naglinis ako dun sa baba, medyo na-stress talaga ako dun kasi ako lang mag-isa. So, kailangan ko ng tulong ngayon. Tinanggal ko na rin yung hindi namin magagamit yun, yung mga nalilitan ng mga anak ko, yung mga pinaglumaan. So, tinanggal ko na rin at ipapamigay ko na lang kasi nga, hindi talaga ako nagtatakon yung mga lumang damit namin, mga kalubak. So, mas maganda na lang ibigay natin, no? So, naisip ko nga rin yung mga iba, i-fill up ko na lang, pero
meron din naman akong pagbibigyan dito sa ano, makikilala ko. So, mabuti yung bigay na lang natin, no? Napapansin niyo yung mga maong na yan. Galing pa yan kay ano, sa Elvis ko yan sa likod yan, si Kuya Kyle. So si Kuya Kyle is mag-11 na, so nagamit pa rin siya ng kib-kib, no? So ayan, kay Kuya Kyle ko pa yan. So sobrang sinog ko talaga sa mga gamit ng mga anak ko, lalo na sobrang ano sa akin, kung baga tawag niya, no? Ay, sentimental mga mamsi kasi nga. Nung si Kuya Kyle ang baby ko pa lang, sobrang ayaw ko magtapon, ayaw ko itapon yung mga damit niya kasi nga ang sarap sa feeling na makikita mo pa rin yung hanggang sa paglaki nila yung mga damit nila, no? So yung mga magaganda hindi ko talaga tinatapon, yung sa tingin kong kaya pang iligpit talagang kinikip ko na lang. Sa meron naman akong sinisigregate ko naman yung mga hindi na nagagamit, pero gusto ko lang silang makita hanggang sa paglaki ng mga anak ko, no? Alam niyo mga kalubak, hindi naman ako total yung materialistic thinking sa mga damit. Ewan ko po bakit ang sobrang dami na itong mga damitan namin. Yung muna napansin mo na dumadami na pala, bigay ka ng bigay tapos dami ka na dumadami. Ewan ko ba bakit? Para lang ano mga kalubak, no? Ito kay Papa Mundo ko. Sabihin mo siya dyan. May bawang. Ano naman ito? May pente? Biscuit. May bawang na may pente? Hindi, maliliit lang. Oo. Ang tubig. Nabubunso ang kulit-kulit talaga. Tignan yung mga kalubag ko. So, nakikigulo din. So very good. It's real talaga. Nice one, Bunso. Out there. Tulad ko. Tignan nyo. Ayan naman yun si Kuya Kim. Ang makukulit na bata. O, saka pa Kuya. Habang mga langit, mga bisaya. Kukulit. Hindi talaga matapos-tapos ang gawain ni Mama. So, kahit pakulit sila, nakakatuwa naman. Kasi mamawi na pati. So, yan o. Hindi pa kami tapos. Look at that, mga kalubak. Sus, ginoo. Ito naman tayo mga kalubak sa kabili ko yung kikil. Yan, mga damit ko yan. Ito, ginasa ni Kendra. Ito, lahat dito kay Kuya Kikil, mga pambangin niya. Then, mamaya tayo ulit kay Kendra. Tapos yung mga dalitan na kunin na natin. Bigyan na natin. Ayan to. Ano? Ibukod
kasi nga, ano? Tapos na ako sa mga kalubat na yun. Mabibig. Pumatin mo. Kung mo si Kendra, o. Kung mo si Kendra. Pumatin mo, pumatin mo. Pinahin mo, kabawal mo. Hindi mo maabot. Ano? Hindi pwede. Hindi mo kaya? Matatang ganito. Pupuhatin lang naman. Patas hindi ko sinabi hilain. Magwawalis lang naman ako. Tapunan natin itong damitan mo. Bag! Kulit niyo ng dalawa. Matagal ang trabaho pag ano. Doon lang kayo kuya. Nilagay ko yun doon. Nakabap. Go up. Go up yun. Matawa ko sila kumawa nito. Go up. No, no, mamasag! Ay! No. Papaayat ako ng baby ha. Kaya nyo, papaayat ko dito siya. Hali! Wow! Magpapaayat ako ng baby ha. Kaya nyo dito. Ulit lang yan siya, paayat ko dito. Mabinit lang pag sinabihan siya, nakawawa. Iyak kayo agad. Wow! 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 Diyan, pabando na ni Kulo. Andi na. Ayun na, kawawa siya ka, diba? Kinagagalit yung papa niya pag pinapaiyak ko. Oh, hindi po joke lang yung mama. Ay, makita nila ang baby. No, kuya. Teka. Ay, tapusin mo ni Mama para hindi kawawa. Ang gusto niya ito mamaya. Okay. So, ayang drawer na blue na yan. Yan naman yung mga damitan ni
Kuya Kible, no, si Patuti, yung second born ko. Tapos, so, yan, na si yan namang pink na yan kay Kendra. Kanina ka na ni Mama, Ayaw ko kasi yung magtapon mga kalubak, hindi ako nagtatapon ng mga damit namin. Kalau kita pos.
ano na lang po, paot pa sa kanila. Ay, tika. Kana ka kasi kana. 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 Ano siya? Ano? Ano na yung pangalan? Alam ko ito yung kasi kabukal. Ano na yung maganda yung pangalan dapat na yun muna? Ano yung mga tuktuk pa na pangalan? Ito yung da, wala pang alas tres. Nagutok kami. Pati si ano, si Kutiko pa nga. Tapusin muna namin yung ginagawa namin. Ying! Mo yung kalat namin, hindi pa kami tapos. Abangan ako aking vlog. Abang yung mga bibi dito sa likod ng mga gulo. Let's go po. Alam, ba't palag na ba't ka? Hindi na mo, mas mabit ka pa sa akin, oh. Gawa ng tao. Wala ka akong ba't. Pabila mo akong ba't. Pagkawawa kita sa titik ko, nakaubad ka bigla eh. Ayan, mga ano, ano ba, ito naman ako. Mga ba, sinasal ko yung mga ba. Hindi nga ginaganyan yan, nakataas na. Itong damit kasi upo, nakaganyan na, magpukasirain. Yung mga traveling bag namin. Hello, si Indra.
magpapalit na tayo ng kurtina at saka bidsheet at saka punda mga kalubak mo, mga mamsi kalubak. So tara. Tapusan natin minsan ng ating kwarto, no? Yung aming kwarto. So, ngayon, dito naman tayo sa labas ng kwarto. So, yung nakikita nyo, lagyanan talaga ng mga gamit ni Mr. niya. Yan, yung mga collection niya na guitar at saka at iba pa. So, dahil wala pa kami, hindi pa kami nakagawa ng altar namin. So, dyan muna namin nilagay yung mga santos namin, no? Yan. So, minsan muna natin, tara. Ito ang second floor namin mga kalubak, no? So hindi pa ito napinturahan. Yung kulay white na yan ay ano pa yan, skim coat na yan din. Kung napapansin mo dyan, merong kulay red dyan, yung kulay pula. Yan, kalukuhan din yun ng mga anak namin. So wala pa talaga kami paano mag-itouch. So, ang bahay namin hanggat may maliliit pa kami. Alam namin yung hinding eh. Talagang madudumi at madudumi siya hanggat meron pa kami maliliit. Kasi nga puro sulat ng lapis, sulat ng ballpen at kung ano-ano. So hayaan natin muna maging ganyan yung bahay natin mga kalubak, no? Ang importante may matutuluyan. So ayan, tanggalin natin yung mga lawa-lawa, ang Tagalog dyan sa kalawa-lawa na yan. So hindi na lang, no? Kundi ko alam kung anong Tagalog yung lawa-lawa na yan. Kaloka mga kalubak, no? So tara, ganyan talaga pag general cleaning mga kalubak, kailangan talaga lahat ng halikabok hanggat maaari, no? Kaso hindi talaga natin yan mapi-perfect kapag linis. So, sa ano lang, matanggalan lang ng panganay na dumi, sabay ganun. Tingnan yung mga kalubak, yung pinto namin sa kwarto, sliding door yan, gawa lang din yan ng mister ko. So, ayaw niya kasi yung bukas-bukas. Gusto niya sliding, so ginawa niya paraan kasi nga tipid space. Hindi pa kasi siya tapos dito mga kalubak, hindi pa tapos. Yung terrace namin dito manda, terracing, hindi pa siya tapos. So, wala bang budget. Nalangalan na muna namin siya ng plywood. Nawala na naman yung upuan na maliit. Asan naman yung nakalagay? Bago. So, last na ito dito mga kalubak. Last na ito dito. Ngayong sa part na to. So, bukas na naman sa third kami maglilinis. So, pakita ko sa inyo.
Hazel, ayan, welcome sa aming maliit na kwarto. Yan po ang kwarto namin mag-asawa. So kung napapansin nyo, ayun, napansin nyo kanina nung sobrang dumi niya, sobrang kalat, then merong mga lubak-lubak. So ngayon, ginawan ko ng solusyon yung mga bakbak na pintura or timpon. So doon sa parte sa higaan namin, ayan, hindi ko nalagyan dyan. Wala pa akong panlagay dyan. Ayan. So, ayan. Malinis na rin ang closet namin. So, doon ang mga, doon yung mga kumot, kortina, at saka mga bedsheet. So, kay Mr. Akin, kay Kip-Kip, at saka panlaka ni Kip-Kip, at saka ni Kuya. Yan pang bahay ko. So, ayan yung kwarto namin, ginawa kong nursery room. Yan na yung magiging, so yan talaga yung solution ko. So ayan, malinis na. So tara, dito naman tayo sa third floor. So ito ang third floor, hindi talaga hindi pa talaga permanent talaga to. Ginawa lang muna namin ng ganito, solution ng mister ko, kasi nga yung dati lang yun, kunting bubong lang yun doon, patsing-patsing lang. Kumbaga ngayon, kahit pa paano, pwede na rin siya matulogan. Minsan, dyan na rin natutulog si Kuya at saka si Ate Bar. So, yan. Wala pa talaga. Hindi pa yan siya ang tamang anong gagawin dyan. Hindi gagawin pa ni Mr. Yang Trasis, no? So, yan. Ginawan naman na namin ng dyan, tulugan. Kahit pa paano, pwede na rin naman matulog dyan kung may bisita. Then, dyan kami nagtatambay. Minsan, dyan kami nag-iinuman sa taas, nag-video, okay. Yan. So, mayroon din nilagyan din namin ng bintana kahit pa paano maaliwalas. So, ngayon, sa nakikita nyo, mayroon kasing mga frame na naka dito, naligpit. So, sabi ng stepdaughter ko, kabit daw namin. So, tara, para magiging maganda din kahit pa paano. So, ayan. Mayroon maliit na papag dyan. Yan. Magiging dalawang kwarto kasi yan siya, mga kalubakan. Kuya Kyle, Kuya Kip-Kip, sila dalawa. Tapos si Ate Bal at saka si Kendra. So magiging kwarto yan siya, dalawa dyan. Pag meron na tayong budget, no? Sa ngayon, wala muna tayong budget. So ganyan lang muna siya. Kahit pa paano, okay na rin naman siya. May paunti-unting tulo. Kasi nga, yung ginamit nating yero is luma. Luma lang din. Kasi nga, sabi ko nga, wala ang budget. So, ayan. Kahit pa paano, naging okay-okay naman yung itsura ng third floor kaysa dati. Ayan. Sana po mga kalubak mo, may natutunan kayo sa pamamaraan. Kulit-kulit! At sana mag-enjoy kayo sa video na to. At sana mag-comment din kayo. At huwag niyo kalimutan i-follow yung page ko, LabiLababinitVlog. And then, like, comment, share. At syempre, mag-subscribe sa YouTube channel. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At may natutunan. Salamat po. So, that's it. This is LabiLab. So, ayan lang po. At pag-enjoy na rin, natapos na rin. Down at saka hanggang third floor. So, bye-bye for now, mga kalubak. Thank you.